Bumaba din ba ang nakakakita ng post mo sa Facebook page mo kumpara nung nagdaang taon? Kung isa ka sa nakatutok lagi sa pagmamanage ng Facebook page mo, marahil ay nararamdaman mo ito. Mabagal na din ngayon ang magpalaki ng Facebook page sa mga nagsisimula pa lang. Sa video na ito ay malalaman mo kung ano ang dahilan, ano ang epekto nito sa mga katulad nating Facebook page admins, at kung ano ang dapat nating gawin. Kamusta mga idol? Welcome muli sa Clarktv, ang channel na gumagabay sa mga nagsisimulang pumasok sa mundo ng Facebook page at YouTube. At dahil gusto kong bigyan ng lakas ng loob ang mga gustong maging admin ng page o YouTubers, na cellphone lang ang meron, makakakita ka din dito ng editing tutorials at tamang kaalaman sa pag-aalaga ng inyong cellphones. So, balik tayo sa ating tema sa video natin ngayon. Bakit nga ba bumababa ang nagre-react o nakakakita ng mga bagong post mo sa Facebook page mo? Kahit dati naman, kada post mo, madami agad ang nagla-like at nagko-comment. Ayon sa aking pagsali sa mga usapang may kinalaman sa pagpapatakbo ng Facebook page, ang problemang ito ay nangyayari ngayon dahil sa sobrang dami na ng mga Facebook page na pare-parehas ang content. Pagdami na magkakaparehas ang content, pagtindi o paglakas ng kompetisyon, dito ngayon nagsisimula ang labanan upang mapapunta sa pinakaunang rank ng algorithm ng Facebook page. So, ano nga ba ang algorithm ng Facebook page? Ito lang naman ang pagbabasihan kung ang post mo ay ipapakita ni Facebook sa ibabaw ng newsfeed ng mga followers mo o ibang Facebook users. Ito ang magpapasya kung yung post mo ba ang ipapakita sa mga followers mo o yung post na kakumpetensya mo na nilike din naman ng followers mo. Upang maunawaan mo ng mabuti kung paano papabor sa iyo ang algorithm ni Facebook page, punta ka lang sa link na makikita mo sa taas ng video na ito. Pupunta ka sa description ng video na ito, ilalagay ko doon ang link ng playlist ng mga video ko na makakatulong sa iyo sa tamang pagmamanage ng Facebook page. Asahan mo rin ang mga susunod na video na tiyak na makakatulong sa iyo ng malaki. Isa pa sa naging dahilan ng pagbaba ng nakakakita ng post mo ay dahil ang priority ngayon ng bagong algorithm ni Facebook ay maipakita muna sa mga tao ang post ng mga friends nila kaysa sa Facebook page. Para patunayan ito ngayon sa iyo, pwede mong buksan yung Facebook mo, then tingnan mo yung mga unang post na makikita mo. Makikita mo dyan yung post ng mga friends mo, saka pa yung post ng mga Facebook page na nilike mo. Yan ang isang dahilan kung bakit bumaba ang mga engagement sa ating Facebook page. So, ano ang epekto nito sa ating mga Facebook page admins? Ang una, problema ng mababang interaksyon o nagre-react sa mga bagong post. Makakadagdag ito sa stress ng isang admin o content creator kung paano makakakuha ng idea upang madagdagan pa ang engagement ng mga bagong post sa Facebook page nila. Ang maliit kasi na bilang ng interaksyon o magre-react sa bagong post mo ay lalong magbibigay kay algorithm ng negatibong hudyat na lalong paliitin ang tsansa na makita ng mga followers mo ang bagong post mo sa mga news feeds nila. Dahil iisipin ni algorithm na pangit ang bagong post mo, kaya walang masyadong nag-i-engage. Pangalawa, kakaunti ang papasok na bagong followers. Ang isa sa dahilan ng pagpasok ng madaming followers ay kapag ang isa mong follower ay nag-like, nag-comment, o nag-share sa post mo sa Facebook page mo. Dahil makikita ito ng mga Facebook friends nila na silang mahihimok upang tingnan din ang page mo at i-follow ito kapag naging interesado sila sa mga makikita nila sa page mo. Kaya kung kakaunti na ang makakakita ng mga bagong post mo, babagal na din ang pagdami ng mga followers mo. So, ano ang pwede nating gawin upang kahit papaano ay makasigurado tayo na makikita ng mga followers natin ang mga bagong post natin sa Facebook page kahit na sabihin na natin sobrang baba na ng rank natin sa algorithm ng Facebook? Sundin mo lang ang mga sumusunod na tips na sasabihin ko na tiyak na makakatulong sa iyo ng malaki. Pero bago ang lahat, kung bago ka dito, inaanyayahan kitang suportahan ang channel ko sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-like mo na din itong video. Maraming salamat mga idol. Una mong dapat gawin, iwasan mo mag-post ng sobrang dami sa loob ng isang araw. Hindi tamang technique ng pagpapadami ng followers o ng engagement
ang pagpo-post ng marami sa loob ng isang araw. Tandaan mo na hindi lang page mo ang gustong makita ng mga followers mo sa Facebook. At malakid din ang chance na may mas paborito pa silang page o maaari din na interesado sila sa mga update ng kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan. Kaya kung matatakluban mo ang newsfeeds nila sa napakarami mong post, pwede silang mairita at i-unfollow ka nila o i-off nila ang notification nila sa anumang update ng Facebook page mo. Mas mabuti pa rin na gamitin ang oras sa paggawa ng isang maganda at makabulhang post na siguradong magugustuhan ng mga followers mo. Quality over quantity lagi, mga idol. Pangalawa na dapat mong gawin, anyayahan mo ang mga followers mo na piliin ang See First sa kanilang settings ng page mo. Tingnan mo ito. Tandaan mo, idol, na kahit bumaba na ang engagement mo ngayon, hindi ibig sabihin nun ay nag-unfollow na ang mga followers mo sa'yo. Hindi ito totoo. Followers mo pa rin sila. Hindi lang talaga nila nakikita ang post mo dahil sa bagong algorithm ni Facebook. Kaya sa pamamagitan ng settings na ipapagawa mo sa kanila, kung susundin nila, makakasigurado ka na makikita nila ang bawat post mo sa ibabaw ng newsfeeds nila every time na sila ay mag-Facebook. Mas mabuti na ipin mo ang post mo na yan na may nakaloob na paanyaya na gawin ang settings na yan para malaki ang chance na makita nila pag naligaw sila sa page mo. Ang pangatlo, kung posible, mag-live stream ka. Siguro mga idol, napapansin nyo rin na nagkakaroon kayo ng notification kapag may nagla-live sa isa sa mga page na nilike mo. Hindi katulad ng isang normal na post na kapag hindi nakita ng followers mo sa mga newsfeeds nila, ay hindi na nila ito makikita pa kung hindi sila personal na bibisita sa Facebook page mo. Ang live stream ay may kakayahan na magbigay ng notification sa mga followers mo. Isa pang maganda sa live stream ay ang direkta mong connection sa mga followers mo. Kung makakausap mo sila ng live, mas titibay ang relasyon nila sa iyo at mas aabangan nila ang mga sunod na content mo. Ang pang-apat, hindi ko ito recommended sa lahat. Pero kung sigurado ka na original lahat ang content mo at sumusunod ka sa lahat ng kanilang patakaran, i-boost mo ang mga post mo. Tingin ko, isa rin ito sa dahilan kung bakit tila ba kay hirap magkaroon ngayon ng engagement dahil iniinganyo ka na maglaan ng pera para may kita sila. After all, ang Facebook ay napakalaking negosyo, kaya alam nila kung paano sila kikita dito. Pero kung kumikita ka naman sa Facebook page mo, hindi na masamang mag-invest ng pang-boost dahil sigurado ka namang maaasahan mo ang Facebook pagdating dito. May paparating nila ang mga post mo sa mga taong pwedeng magkaroon ng interes sa post na yon. Kaya siguradong malaki ang possibility na magkaroon ka ng mga panibagong followers sa Facebook page mo. Alam mo naman, paglaki ng followers, pagdami din ng mga manunood ng mga videos mo. Paglaki rin ito ng income mo sa Facebook page mo, di ba? Kaya hindi na masama ang mag-invest ng pang-boost. Sa patuloy na pagdaan ng mga araw, patuloy din ang mga updates at pagbabago sa Facebook. Kaya kailangan mong dagdagan din ang creativity mo na lalong mapaganda ang mga videos mo at maiwasan mo ang mga walang kwentang post para lang masabi mo na nag-post ka sa isang araw. Focus ka sa paggawa ng magandang content at patuloy kang mag-abang ng mga guide at tips dito sa Aklat PH upang mapalawak mo ang iyong kaalaman sa mundong iyong tinatahak, ang mundo ng pagiging video o content creator. Kapag madami kang kaalaman, mas madali na ang pagmamanage ng Facebook page at may iwasan mo ang mga hindi dapat gawin. Hanggang dito na lang mga idol, naway patuloy niyo akong suportahan at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. Babush!